Panibagong araw po tayo, panibagong talakayan at napakainit. Napakainit pa sa mainit na kape na may kasamang pandesal. Itong ating bibigyan ng pagliminaw. Isa-isahin gagay-gayin. Mapapansin niyo po na dyan sa larawan, sa screen, ang Luis Manzano, isang aktor na hinahangaan. Subalit ngayon po ay kumababasa natin at mapapanood sa media platform ay kinasusuklaman. Luis Manzano, mabubulok sa kulungan, walang piyansa ang kanyang kaso. Okay, alright. Yan po ang ating tatalakayin, mga kandis. At kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo paki-like po. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Please subscribe. At dyan po, sa comment section, open po yan. Pwede po kayong mag-iwan ng inyong mga public opinion. At dyan po, ay buong puso ko pong ire-respeto. Okay, alright. Shoutout po sa lahat. Time Mondays Vlog. Gusto ko munang samantalahin ang pagkakantang ito. Maraming salamat sa lahat po ng tumatangkilik sa aking pang maliit na YouTube channel. Sa aking lahat na subscribers. Sa lahat po nagbibigay po ng mga komento dyan sa comment section. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay patuloy ang inyong pag-suporta. Okay, ilang linggo na po tayo dito sa Pilipinas. Mag-magit isang linggo na po tayo. Napakasarap na buhay dito sa Pilipinas. Kahit ika ngaya mataas ang bilihin, wala tayong magagawa eh. Talagang tumataas ang bilihin. Ba tayo speaking of tumataas ang bilihin, hindi po yan ang ating topic. At baka tayo mapahaba diyan. Ito po. Bago po natin bigyan ng highlight at talakayin itong ika nga tinatawag na scammer na si Luis Manzano. Pasinsin na po kayo. Hindi po ako ang may sabi niyan. Base lang po na sinasabi sa media platform na marami po nagsasabi. Itong si Luis Manzano ay isang scammer. Di o mano. Hindi po ako may sabi. Sila po. Di o mano. Ay bibigyan po natin ng linaw sapagkat napakarami pala ito, mega 100 katao, 130 plus ang nag-invest dito at hinikayat nitong Zia Luis Manzano para magbitaw po ng milyones ang bawat isa. So suma total, kung halimbawa na lang ay tigigisang milyon ang bawat isa, ay mahigit 130 milyon po itong ikang hapoy. Kinulimbat di o mano ni Luis Manzano sa kapwa natin na mamamayan. Marami po nga ikang hapoy lumalabas sa social media. Pinakita na nga po ang sala ikang opinion dito ni ang ikang mga nabiktima. Mayroon pong isang tao na talagang nagpa-interview na mayroon pa nga nagtitinda ng isda. Mayroon nagtitinda ng isda na ika nga'y biniktima nitong si Luis Manzano. Yung karamihan pa po ay OFW. Nasa ibang bansa na ika nga po dugo at pawis ang kanilang puhunan para lang maipon ang ganong halaga na ika nga po binigay diyan po kay Luis Manzano. Subalit, ang nakakalungkot po. Instead na may kangapoy, meron silang inaasahan ay nalusaw po ang kanilang milyones. Okay, alright. Ito po, mga kandis, mga mahal kong viewers. Dakuhan po muna natin dito ang mga public opinion. Basahin natin. Tungkol nga po dito sa ikangay, kumakalat. Scammer. Itong si Luis Manzano. At ang kaso, mabubulok daw siya sa kulungan at walang piyansa ang kanyang kaso. Heto, basahin ko muna dito sa comment section. Dapat tingnan ng taong, dapat tingnan ng taon at pitsa at buwan.
Pag-alis ni Luis sa kumpanya ng petrol nang malaman kung David pa ba talaga ito. Oh, sabi nila, kasi itong si Luis Samansiano nga, ang number one na reason niya ay umalis na daw po siya sa kumpanya. Okay, ito pa po. Mga comment po ito ng mahal nating netizen. The truth will always prevail. Yan po ang maganda. The truth will always prevail. Kung wala mo pong kasalanan dito, si Luis Samansiano, ipagtanggol po niya ang kanyang sarili sa korte po. Okay, heto pa. Galing ito kay Maria Borlevara. Binanggit ko ang pangalan. May awa si Lord na wala kang kasalanan. Alam ng Diyos kung sino ang may sala. Kung may-ari ng oil, kung iyo ang may-ari ng oil, pwede pong makulong at nasa iyo yung tubo, huwag na sarang tumakas. Ang boss talaga, ang business ng lahat, ang mabuting tao si Lucky, lumabang ka Lucky, di natutulog ang gada. Ayun, ha? Yung po ang ano niya. Isa na lang, last. Ilapit kay Idol Rapitol po. Okay, yan. Maraming salamat po sa inyong mga public opinion, netizens. Ha? Kayo po ay napaka-importante sa amin. Sa akin lang, ha? Sa katulad kong maliit na vloggers, yung mga public opinion po ninyo. Ayan, napaka-importante po sa akin. Ha? But then, dyan po sa comment section ulit. Dito po sa video na ito, ay open po ang comment section. Pwede po kayong magpatid ng inyong mga public opinion. Okay, ito po. Sa tinatawag na mabubulok. Mabubulok na po sa kulungan na tulang biyansa ang kaso nitong si Luis Samansiano. Bigyan po natin ng hindi naman po tayo abogado. At tayo ika nga po isang ordinary vlogger lang. But ayon po sa ating pag-research. Medyo tagilid po dito. Tagilid talaga itong si Luis Samansiano. Sapagkat 130 katao. 130 po katao ang ika nga ay nagmamayari ng milyones na dinidiin itong si Luis Manzano na talagang siya ang kumulimbat, siya ang kumuha ng pera. Kaya nakapag-invest, siya ang yung salitang magandang pananalita para mahikayat sila. Mismo si Luis Manzano ang dahilan kaya po sila ay nakapag-invest. Ngayon po, kung talagang hindi po mababalik ang pera nitong mga taong ito na daang milyones sa 130 katao na po na yan, kahit isa lang po o dalawa, tatlo na ilaban po ang kaso at sila po ay magagaling na abogado ay shoot po sa kulungan itong si Luis Manzano. Yan po ay aking isang punto de vista. Maliwanag po ba? Sana po hanggat maaga pa. Hindi talaga po nasa huli ang pagsisisi. Huwag na po tayo magsisi sa huli. Luis Manzano, ibalik mo ang pera at nang sa ganun po, matulog ka ng mahimbing sa iyong ikangay. Malamig na kwarto at malambot na kama. Hindi ka maghihimas na ikangay, rihas na bakal. Okay, at maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Please like and share po ang video na ito.